Hello everyone, welcome to my channel and this is Mrs. B. Good morning, good morning, good morning. It's 9:30 a.m. and naka-prepare na ako to go to work. So hindi na masyadong malamig, mainit na. So naka-uniform na ako sa loob and of course my beautiful Cassie necklace. Shout out to Darren's Diary dahil kung wala si Darren's Diary, hindi ako magkakaroon ng ganitong necklace. And parang nameplate na rin siya sa aking pagtatrabaho sa restaurant. So now, in a little while, aalis na ako. Nakapag-prepare na ako ng buong bahay. And this is my third week na sa pagtatrabaho. So natapos ko na yung first week and second week sa pagtatrabaho. So matagal din akong nawala ng trabaho after na nag-resign ako doon sa last work ko, and that was last December last year. So ang tagal, and ngayon meron na akong work ulit, kaya hindi ako masyadong nakakapag-upload ng mga latest TikTok videos ko. Without that nga yung buhay ko. So habang wala akong ginagawa, bang wala akong trabaho, nagagawa ako ng TikTok videos. And thank you very much for subscribing to my channel and following me doon sa TikTok or for watching my videos. Maraming maraming salamat. I know malayong 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 malayo pa para makuha ko yung minimithi ko na pangarap. I don't know if it's even pangarap, pero it's not pangarap. Parang it's just something to do, no? I am enjoying it, and now at least I can share you kung ano yung ginagawa ko dito sa Switzerland now na nag-work na ako. And good thing it's springtime and maganda yung araw, maganda na yung weather, wala nang mga snow, although maganda rin naman ang ginawa ko nung winter. So tara, samahan niyo ako for today's video. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, i-click mo na yung subscribe para naman merong nanonood ng videos ko. Kasi walang masyadong nanonood ng videos ko. Pero thank you very much sa mga walang sawang nanonood ng videos ko. So, siguro mga 20 people yon. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, tara, samahan niyo ako. Nandito ako sa loob ng banyo. And ito yung aking backpack kasama. Nandito yung aking planner, yung aking susi, yung aking shades. And of course, my wallet is there. And ito yung aking toiletries na ginagamit. So, after ng lunch ko sa restaurant, nagliligpit ako ng sarili ko para maayos ang buhay-buhay. This is my waitressing belt. Sa restaurant, hindi naman kailangan na magsarili kami ng wallet kasi merong wallet for the restaurant. And hindi ko alam kung maganda yon, pero yung tip namin ay centralized. So kung bibigyan ako ng tip ng mga customers, hinahati-hati yon para sa kitchen, para sa ibang staff, para sa ibang waitress. So, hindi ganun kalaki yung tips na nare-receive ko compared doon sa last work na pinagtrabahuhan ko na ang laki-laki ng tip. But then, aanihin ko naman yung malaking-malaking tip or magandang-magandang benefits kung mga kasama mo naman sa trabaho, hindi ka masaya, di ba? So, yan. Naka-prepare na ako and I'm in my banyo. I'm the banyo queen. And of course, yung aking salamin nandito. And ito yung aking telephone, cellphone case. And kung mapapansin mo, yung cellphone ko, ngarag na ngarag na ngarag na siya. Sobrang ngarag na yung cellphone ko. Yung screen protector niya, ngarag na ngarag na. And now na meron na akong trabaho, makakabili na ako siguro ng bagong cellphone. No? So pag-iipunan ko yung pagbili ko ng cellphone. It doesn't have to be yung the latest version ng kung ano mang uso. Pero I just need a decent, well, decent naman yung cellphone ko. Siguro, basta, bahala na si Batman. Yan, so nagle-last check na lang ako dito sa house ng mga doors, ng mga bintana, and all that dahil kailangan secured ang bahay, of course. So, normally, yung pasok ko sa work is 10 a.m. Pero meron din palang
shift na 10:30 to 2 and then 5 to 11. So meron ding shift na 12 to 10 p.m. So yung normal shift naman is 10 a.m. to 2 p.m. Pagkatapos meron siyang break. So it's up to you kung uuwi ka or magpapahinga ka or whatever. So that's 10 a.m. to 2 p.m. Pagkatapos magpapahinga ka ng mga 2 p.m. hanggang mga 5 o'clock. Kasi 5:30 yung next shift mo, yung evening shift, 5:30 till 11 p.m. So normally na ako, uwi na ako dito sa bahay ng 11:15 and good thing, medyo malapit lang yung restaurant na pinagtatrabawan ko and hindi siya yung shiki-shiki restaurant. It's just a very masa restaurant. It's an Asian restaurant. So yung may-ari niya is Cambodian. And malayong malayo siya dun sa restaurant na pinagtrabawan ko. Although similar siya doon sa restaurant na pinanggalingan ko noong unang panahon. And okay naman din kasi kahit na anong klaseng restaurant or kahit na anong klaseng trabaho dito sa Switzerland is okay naman din. Mabubuhay ka naman dun sa kikitain mo. So now, I am almost ready. Magra-rubber shoes na lang ako. So, halos nakahanda na ako to work. Ito lang jacket yung naiiba. And, yan. So, ibang journey na naman to ng buhay ko dito sa restaurant. And sana magtagal ako kasi yung last work ko, yung last na trabaho ko, nag-last lang ako ng 2 months. Ganun kasi yung ugali ko. If I don't feel working sa isang lugar, tumitigil ako. Lalo na if hindi mo makasundo yung mga kasama mo sa trabaho. So that's my bicycle. Magbabike ako papunta ng train station. So that's my beautiful bicycle. Yan. So nandito na ako. Nakapark na yung aking biliksyeta. I'm going to get something to eat. Kasi ito yung isa sa mga hindi ko alam sa inyo pero I am looking forward to this every morning na magtatrabaho ako na pupunta ako doon sa isang parang 7-Eleven. And bibili ako ng donut at saka coffee. Tapos doon ko kinakain sa loob ng train. Napakasarap kasi nung donut. Although nakakataba siya. So ganitong oras din lumalabas yung mga senior citizens at namamasyal sila. And it's a beautiful weather today. So, ilang araw na rin maganda. And galing kami sa bundok. Yesterday kami dumating. So now, dito sa city, iba yung dating. Maingay at saka maraming tao. So here is the sari-sari store. And ito yung paborito kong donut. This is the bread section. And ito yung paborito kong donut. So I'm going to take 2 of this one. Ito hindi eh. Mas masarap to. It's like vanilla cream or something. So I've got 2 donuts. Merci. Ja, gern. Dankeschön. So I have like a how many sugar? 4 sugars. Ilalagay ko dito. And so meron siyang chocolate. Nilagyan siya nung babae. Mabait yung babae, yung blonde. Minsan nakakachikako ko siya. Oops. So now I've got my coffee and of course my donut and I am ready to go. Last month,
So, siguro mga 3 weeks ago, Friday yon. And tinawagan ako ng friend ko, and then galing siya sa States, nagbakasyon siya dito, and she wanted to meet with me somewhere. So nagpasyal-pasyal kami, kaya nakita kami, and then kumain kami sa isang Asian restaurant. Pagpunta ko sa Asian restaurant, nakita ko yung dati kong coworker. So matagal kami hindi nakita ng dati kong coworker, and then nakita na kami. I was really looking for a job, even nung pagdating pa sa Pilipinas, or bago pa ako pumunta ng Pilipinas for vacation nung February. Wala akong makitang work, although nagkaroon ako ng mga interviews sa trabaho, like sa isang also sales lady. Nag-apply ako sa Zara pero naligwak ako, tapos nag-apply ako sa isang fast food restaurant, naligwak din ako. So parang naging hopeless din ako ng very very light. And then nung nakita ko yung restaurant kung saan nagtatrabaho yung dati kong ka-workmate, merong nakapaskil sa pinto na they are looking for a service. And sabi ko sa kanya, "Uy, naghahanap ako ng trabaho and I want to work sana with you is good." Tapos siya, I didn't know na manager na rin pala siya doon sa restaurant. Kasi yung restaurant na yon has 30 branches all over Zurich. Zurich pa lang yun, 30 branches na ang meron yung restaurant na yun. So malaki siyang food chain, pero hindi siya yung class A or something na restaurant. It's just a restaurant, no? Asian restaurant. So ang ginawa niya, sabi niya, "Oh sige, tatawagan daw niya yung boss." So tinawagan yung boss. Pagkatapos, tinawagan niya ako the next day, and then sabi niya, "Cassie, pumunta ka doon sa isang branch ng restaurant kasi interviewin ka." So that was Monday. So Friday ako nagpunta, and then Monday in-interview ako. Dala-dala ko yung CV ko, no, yung resume ko. And I didn't know na nagganyan-ganyan na pala yung kaibigan ko. Kumbaga parang nilakad niya na ako, ganon. And tiwala naman yung kaibigan ko sa akin on how I do the job. So yun, nung nag-interview ako dun sa may-ari mismo ng restaurant, Cambodian siya, medyo may edad na, so siguro mga 70 or 70 plus, tapos yung asawa niya ganun din yung edad. Pero alam mo yun, ano sila, very simple, as in pag nakita mo sila ng harapan sa labas, hindi mo aakalain na meron silang 30 restaurants dito sa Switzerland. Napaka-simple, as in sobrang simple. Sobrang simple. Na-interview ako, and then the next day, pinabalik ako. So the next day, ang ginawa ko, nag-sign ako ng contract. Tapos, tinanong kasi ako kung kailan ko gusto magtrabaho. Sabi ko, as soon as possible. So yun, nag-sign ako ng contract, and that was Tuesday. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And then nung Monday, yun yung nag-start akong mag-work. So ganun lang kabilis yung proseso. And walang tanong-tanong, walang chika-chika, wala. As in, para siyang automated, ganyan. Ang galing. And now I am here, and sana maging okay yung trabaho ko. Ang sarap, oh. Vanilla cream. So, dito tayo sa smoking area. Thank you.
It's my favorite pond. It's beautiful. Dahil ang taas ng energy ko, as in yung energy ko parang kumakawala sa katawan ko. I don't know why. Mahaba kasi yung naging weekend ko. Nagkaroon ako ng off ng Friday, half day, and then Saturday, Sunday, and then Monday is a holiday. It's called the Pfingsten, something like that. I don't know. Something to do with the Holy Week. So, nakapagpahinga ako ng bonggang-bongga. We went to the mountains and ang dami kong ginawa doon sa bundok. Dami kong ginawa sa bundok. As in, nag-gardening ako. And namasyal kami. Look at this view. This is my favorite. Favorite ko siya kasi meron siyang slope. Pagkatapos, makita mo yung community. Tapos meron siyang maliit na chapel. Malapit na malapit lang yung work ko sa bahay. So, by train is just less than 15 minutes. So, this is the train station. And ito yung office ng train station dito. And yung work ko is there. Kung makikita mo yung kotse na nakaparada. Tapos, nandun lang yung aking work. So, I'm 15 minutes early. Daan tayo ng underpass. Ni-renovate na nila to kasi when I was working here long, long time ago, hindi pa ganito yung itsura. But then now, look at it. It's just like a shopping mall. Pero yung lugar na to, parang mahahalin tulad ko sa Blooming Treat. Parang ganun, parang Blooming Treat area sa Manila. And sobrang daming foreigners dito. So, medyo masaya. Yung dati kong trabaho, long time ago, was there. So, yan yung dati kong workplace. And now, nandun ako sa isa doon. So, it's a beautiful day here. So, I am here. And this is the takeaway section. And nagpi-prepare pa sila. Wala pang mga pagkain. So, hindi dito yung section ko. Pero minsan, nandito rin ako sa section na to. And this is the main dining. Guten Morgen! Hello! So, now I'm in fact ready. And nagwiwi lang ako para okay na. And 5 minutes to go or 10 minutes to go, mag-start na ako. Pero mag-start na ako now and I will see you later. Na? Yes, so smoothly. It's 11:30 and I'm having my break. So every time we work in the morning, meron kaming break ng 30 minutes. And I had a tofu. It's finished. Tofu and vegetables. So yung vegetables niya, merong baguio beans, merong carrots, merong broccoli, and merong cucumber, and yung tofu. And masarap yung sauce niya. Pero parang yung sauce niya merong harina. But it's okay. So now I'm going to have a cigarette break. Well, we are waiting for the guest. So, this is the look of the restaurant. I am working with two staffs. Well, three. Isang guy and dalawang girl. I've been working here for more than 6 years. So, yung isa 10 years. Grabe. One from Vietnam, one Thailand, and the guy is from Greece. So, it's an international Asian restaurant. So it's exactly 2 o'clock and my lunch shift is finished, so I will go home. It's 15 minutes by train and now
I'll see you later. Finally, I'm here. Sa bahay. So ito yung usually yung ginagamit ko na bicycle to go to the train station. And matagal na sa akin itong bicycle na to. It's not a fancy bicycle, it's just a normal bicycle. So I'm here sa loob ng garahe and maganda yung weather. But mag-nap lang ako and then mag-relax ako for a while. And then I will be preparing for my dinner shift, so the evening shift. So, since nag 10:30 a.m. ako today, meron akong evening shift ng 5 to 11. So, kayang-kaya naman yan. So, that's basically my schedule kapag nag-work ako sa restaurant. Except that yung difference lang is yung 10:30 and 5 o'clock. So, normally it's 10 a.m. to 2 and then 5:30 to 11. So it's home sweet home. And this is the TV room na. So everything is fine. Naghubad na ako ng aking shoes. Ito yung mga nilaban ko kagabi na bed sheets and yun naman yung mga galing sa bundok na towels na pinatuyo ko kasi ginamit namin yesterday. So this area is really a sampayan, no? Yung mga hindi natuyo sa dryer is sinasampay ko dito ulit, and that was my maleta na hindi ko pa na-unpack, but those are clean clothes. And yun nga. So, ililigpit ko yan later on and I will take a nap. So, punta muna tayo doon sa labas. And this is the key. Can you see the key? It's a B. So, this is the front garden. Look at that. I have enough time this week for the garden work. And I will do my garden work this week. So let's close the door. Paplanchahin ko pa to this week when I have time. Kasi hindi ko naman siya pwedeng ilagay sa cabinet ng ganito lang basta-basta. You know. Alam mo yung ganong eksena. So kailangan planchado siya para maganda ang buhay-buhay. Diva nga! Naligpit ko na. And nakita niyo, wala na siyang sampayan. So, wala nang sampay-sampay. Dito rin ako nag yoga chuchu. Iidlip ako, day. Iidlip ako. And alam niyo ba na sobrang init sa labas? It's about mga 25 degrees. And tingnan nyo, naka-as long as sleeves ako. Tapos meron pa akong panloob na damit. So, sobrang init. Pero hindi naman ako pinapawisan. It's just so happen na mainit lang talaga. And hindi naman ako pwedeng lumakad ng ganito. Na ganito yung aking damit. Dahil medyo nakakahiya, diba? And sa restaurant, wala kaming proper garderobe, wala kaming changing room. Kasi yung changing room, ginawa nilang tambakan ng mga stocks, ng mga kung anong kailangan sa kitchen. Kaya, meron namang area, kaya lang magulo. And sa mga workers, walang gumagawa ng ganun. So, mabuti na lang na suot mo na yung uniforme bago ang lahat, para hindi ka na magpalit-palit. So, ito normally yung aking working outfit. And isasampay ko lang siya. And kung mapapansin mo, nakapambagets ako na ano, dye na shirt, crop top, diba? So now, I think it's time to take a nap. Mag-check muna ako ng mga messages kung meron,
or mag-stock muna ako sa mga influencers. So dito ako matutulog, ilalapag ko yung paa ko doon sa taas para relax na relax. So I will see you later again. I hope nag-enjoy pa kayo sa mga ginagawa ko for today's video. And of course, I cannot do this yung everyday na ganito yung gagawin kong vlog. But then, I don't upload my videos daily. I'm trying to upload siguro regularly, at least once a week. Pero ideally, 3 times a week dapat, di ba? Pero since wala naman ako mga viewers masyado, hindi na muna ako mag-upload ng 3 times a week. So, once a week lang. So, tara, matulog. So, nakaladlad na yung hair ko at nakahiga na ako. So, mag-sleep na ako, ha? I will see you later. Nag-on na rin ako ng alarm para hindi ako malate mamaya. So, now it's 4:20 and I'm rushing a little bit kasi papasok na tayo for the evening shift. And hindi ko ma-zipper itong aking shirt. Nakapag-rest naman ako ng bonggang-bongga. So, nakaidlip ako ng mga 5 minutes. Pero matagal nakasara yung mata ko. And nakataas yung paa ko. So, very relaxing yung position na ginawa ko. And then siguro, nakatulog ako ng mga 5 to 10 minutes ata. So, I'm energized. And habang nakahiga ako, nakatutok ako sa videos, no, na pinapanood ko and naka-earphone ako, pero very very low lang yung volume kasi nga para makarelax yung tenga ko din. And natutuwa ako kasi alam mo, I have this discipline na kapag sinabi kong gusto kong matulog, makakatulog ako. And which is, I think yan yung isa sa mga talent na meron ako, which is yung ibang tao, hirap na hirap silang makatulog. So now, I am ready. Magsasapatos na lang ako, so I will see you later. Alright, go, go, go. I am ready for the evening shift. So, ginagawa ko lang to for the sake of vlogging. So, alam nyo kung anong nangyayari sa buhay ko na hindi nyo iniisip na pasiting-siting pretty lang ako, ganyan, or patanga-tanga, or patamad-tamad, or patiktok-tiktok. It's not going to be the same as before. Wow, parang kanta. Parang kanta yun, day. So, ayan. Nandito na ako and hawak ko ng aking mahiwagang bicycle. So now, let's go. And let's go to the train station and eat some donut and coffee. So, ayan na. Same parking space lang yung sa bicycle ko. Tapos, hindi ko na siya kinakandado kasi wala namang magnet dito sa Switzerland. And nandito naman ako sa may community namin. So, alam nila na masipag yung tao na nandyan. Nagtatrabaho lamang. Alright. Alam niyo ba na actually, okay lang naman na hindi ako magtrabaho kasi pwede naman ako umasa sa asawa ko, di ba? Kaya lang, alam mo yung feeling ng hindi magandang umaasa sa tao, no? Lalo na pagdating sa pera. And di naman ako din sanay ng ganun yung aking way even before. And maski na very minimal lang yung mga expenses ko sa araw-araw kasi very minimal lang talaga yung mga pangangailangan ko. So, test mic. I-test ko lang yung microphone kasi nga bulok-bulok na to. Nag-work ako kasi tara unang-una parang meron kang gagawin sa araw-araw. Kasi alam nyo, para sa akin, hindi ko lang alam kung sa inyo, maraming mga tao na nangangarap na nasa bahay na lang, hindi nagtatrabaho, and then kumikita ng pera, di ba? Pero parang, for me, parang napaka-boring sa buhay ko.
na wala akong gagawin. So, kailangan kong mag-work, and besides, ang dami kong inspirasyon sa YouTube, sa social media. Marami akong mga friends na overseas contract workers. Nandiyan nga si Dan's Diary, of course, tsaka si KJ Avelino Vlogs. And of course, si Maricel Canoy din, diba? Yung marami sila na nagtatrabaho na overseas Filipino workers na sa ibang bansa, malayo sa Pilipinas, malayo sa pamilya, naminis ang language, naminis ang pagkain. So, nakaka-relate ako sa kanila, and nararamdaman ko yung nararamdaman nila, of course, lalo na kapag nagtatrabaho ka. So, yun yung nagiging inspiration ko, kaya nag-work ako. So, iniisip ko na work lang. Kasi hindi naman na nga ako sanay na humihingi ng pera. Parang, ang though hindi naman ako humihingi ng pera, kasi kapag wala naman akong pera, I mean, kapag wala naman akong work, binibigyan naman ako ng asawa ko ng allowance, of course, diba? Pero hindi siya maganda para sa akin, para sa sarili ko, na nakaasa ka sa ibang tao para sa panggastos mo sa pang-araw-araw. For me, it's a big no. Kasi parang hindi mo rin siya magastos, hindi mo ma-enjoy, kasi iisipin mo, kailangan mo magtipid, kailangan mo gastusin ng mahinahon or mahusay, kasi yung pera na yon pinagpaguran ng taong nagbibigay sa'yo, di ba? And it's not your money. So for me, mas maganda talaga yung nagtatrabaho ka and nagsisikap ka, you earn your own money. Number one, nabibigyan ako ng pride na nababawi ko yung pride na nawala, kasi nga hindi ka nagtrabaho for a long time and fully dependent ka sa isang tao. So simula na nag-work ako, merong something na you are so proud of yourself, kasi nga pinagpaguran mo yun. Kaya lang, syempre, siguro ang pagkakaiba ko lang at saka sa ibang tao is kapag hindi ko type yung trabaho, nagre-resign ako. Kapag may impact akang katrabaho, magre-resign ka, di ba? And then maghahanap ka na naman ng trabaho. I know it's not a good character na i-develop, no? Pero parang sana wag ganun yung character na ma-develop sa akin. I always see to eat kapag nagtatrabaho. Parang first day. So, masarap lang yung feeling na nagtatrabaho ka. I cannot say na maganda na yung sitwasyon ng trabaho ko today, kasi it's my third week. And don't forget na yung last job na pinagtrabahuhan ko, 2 months ako doon. Though maganda yung work, maganda yung benefits and all, pero syempre yung mga kasama mo sa trabaho, hindi ko gusto. So now, okay naman. So far, so good. And in fact, yung boss ko, binibigyan ako ng magandang schedule, which is binibigyan niya ako ng free time sa weekend. And hindi yun ganun kadalas if you're working in a restaurant in gastronomy. So, maligaya ako. I think swerte na rin ako sa ganun, di ba? So, I hope hindi malamig mamayang gabi. And nandito na yung aking train. I'm here already, so I hope everything will be okay. So, dito na ako mabibigis sa banyo. Well, bigis naman na ako. Pagbarin ko lang yung jacket and then ihahang ko siya doon sa coat hanger. And I need my belt, of course. Diba? Hindi ako makakapag-vlog. I will miss you. But will you miss me? So it's break time, and there's no people. So now I'm going to eat, and I'm going to show you yung pagkain ko.
So this is my food. It's actually a beef Sichuan, they call it. Sichuan is a city province in China, and it's the process kung paano nila niluto itong dish na to, yung Sichuan type. Parang Bicol Express, something like that. I wish you a good appetit. I have 30 minutes break, and I will see you later. So, nandito ako sa kilid ng restaurant, and walang masyadong tao tonight kasi maganda yung weather, and most probably yung mga tao nasa restaurant sila na malapit doon sa lake. And dito kasi tagong liblib na lugar, and places siya ng mga trabaho. Pero kapag maganda yung weather, syempre gusto nila makita yung lake. So 30 minutes break is over and back to work. It's already 11:13 and my train is coming. It's arriving now. It's over there. And the day was fantastic. You know, ang nakakaloka yung nakatunggali kong head cook doon sa previous restaurant na pinanggalingan ko. Nagpunta sa restaurant to order a takeaway kasi she lives very near here. And nagkausap kami ng very, very light, and it was okay. So parang nag-closure yung effect. Ang ganda ng pakiramdam, ang sarap ng feeling, and everything sa trabaho ko went very well. I am now at home sweet home, and nandito ako sa aking doll room, and mag-isa akong tutulog kasi tulog na yung aking asawa sa taas, and I'm going to have my alarm at 7:30, and he's going to have his alarm at 7 o'clock, so magkaiwalay kami ng alarm clock, and ayaw na yung maistorbo yung isa't isa, and tulog na siya, and now ako gising pa rin. So ganun ang sistema during weekdays. Magkahiwalay kaming matulog, and I am here, so I'm ready to sleep. So sana nag-enjoy kayo sa aking a day with me at work, sa aking bagong trabaho. And natutuwa ako kasi maraming nangyaring maganda, and walang palpak na nangyari, and masayang-masaya ako kasi basta. So I hope nag-enjoy kayo, and if you haven't subscribed to my channel, please don't forget to subscribe, like, and write your comments down below. For now, kailangan ko ng matulog dahil kasi gabi na. Good night.